DZXL 558. Nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service. DZXL 558. Ang oras po natin sa DZXL 558, maaasahang public service, ay 4:00 na ng umaga. Si Senator Bam Aquino. Alam po ninyo mga bida, ang pagnenegosyo ang susi sa kaunlaran ng ating pamilya at lipunan. Samahan po ninyo ako sa pagtalakay ng mga issue at negosyo tips na makakatulong sa matagumpay na pagnenegosyo sa ating bansa. Ito po ang inyong lingkod, si Senador Bam Aquino. Abangan tuwing Merkules ang status update, 11:00 hanggang 12:00 ng tanghali sa DZXL 558 RMN Manila. Alright, magandang araw mga bida. Welcome sa status update. Nako, napakaganda po ng Wednesday natin. At kasama po natin ngayon si kasamang Grace Mariano. Good morning, kasamang Grace. Good morning, kasamang Senator Bam. Ang oras 11:00 ha. Na-excite si kasamang Grace. Tinitingnan ko lang kung alam nyo. Ayun. Eh. Sabi po ng mga iba, parang hindi pa ako nakapag-lunch. 1 o'clock na balik na ako sa office, sabi ng ganyan, no? Actually, yeah, mga kaibigan, 11:05 pa lang po. Pero na-excite lang po si kasamang Grace kasi ito pong unang beses po ng aming tambalan. Oo nga eh. Oy, natutuwa po ako. Thank you, ha? Kasamang Grace, dito po sa status update, ang first 20 minutes natin ay ang tinatawag na Headlines. Ayan. At tayo ay magsasabi dyan ng like or dislike. O pero bago yan, pwede nyo po kaming i-follow dun sa Twitter account. May mga social media accounts po. Ang programa Twitter at Bam Aquino. Sa Facebook naman, Benigno Bam Aquino. At sa hashtag status update. Alright. Mga kaibigan, dito po sa unang part ng ating show, pinag-uusapan po natin yung mga maiinit na balita. Pero ito po, simulan po natin sa isang mainit na balita, pero very personal po ito sa akin. Nung isang araw po, August 17, yumao na po ang aking tiyuhin. In fact, sabi ko nga po, my favorite ninong, si former Senator Butch Aquino. He passed away already. Umalis na po siya mula sa atin. At marami po sa amin, syempre nalungkot no, nung siya po yung mauna, pero marami rin naman po sa aming pamilya natuwa nung lumabas po yung suporta at magandang alaala ng buhay ni Senator Butch Aquino. At kami syempre dito sa DZXL RMN Manila, nakikiramay po kami, no? Condolence, Senator. Opo. Opo. At mamaya, ang Senado ay magbibigay ng, mag-aalay ng misa, no? At pagpupugay po kay dating Senator Butch Aquino. Actually, tatlong resolutions yung ipinasa na nagpapakita ng, syempre, naglalahad ng pakikiramay at yung kanyang mga naiambag, no? Lalo na sa lehislatura. Opo. Actually, mga kaibigan, no? Si Tito Butch, siya po yung isa sa mga people power icons natin kasi siya po yung unang tao na nagsabing lumabas tayo sakali at protektahan natin yung mga sundalo na tumiwalag no mula sa diktadurya, mula sa Marcos administration noong 1980s. At yung grupong ATOM, yung August 21 movement, no, yun po yung kauna-unahang grupo na lumabas po sa EDSA. At pagkatapos po noon, si Cardinal C naman po nanawagan, no, na suportahan ang mga sundalo po sa Camp Crame at Aguinaldo. And we all know na pagkatapos po nung pahayag ni Cardinal C, doon po rumami, naging milyones po yung tao po doon. Pero yung unang grupo po na pumunta sa EDSA, yung grupo po ni Tito Butch, no. And of course, nung siya'y naging senador na, he was a senator from 1987 to 1995. Tagal tapos din, naging ano? Congressman din siya. Mm-hmm. Yung naging focus po niya, yung mga kooperatiba. Mm-hmm. Wow! Oo, in fact, nakalinya pala dito sa ating status yes, update. At sa advocacy niyo po. Sa no? Totoo lang nga, tuwan-tuwa nga siya. Nung naging senador na po tayo, ang pinakapayo nga po niya sa akin ay huwag kalimutan yung mga kooperatiba. Mm-hmm. Because siya po yung sinasabing ama ng cooperative movement sa ating bansa. No? In fact, until the last few years po niya, kasi wala na po siya sa politika, nag-retire na rin po siya, pero sa mga kooperatiba, aktibong-aktibo pa rin. Mm-hmm. So, we remember him, of course, we honor him, at nagpapasalamat po ang aming pong pamilya sa lahat ng mga nagbigay ng suporta kay Tito Butch. Butch Aquino po. Yun! Alright, okay. Ito po ang second headline natin, kasamang Grace. Ito naman mula sa Rappler. Ay hindi, bago muna yan. Pwede bang kumustahin ko muna po yung inyong hearing kahapon? No? Oo, yun nga. Yung sa Rappler, actually. Ito sa...
Rappler, itong mabagal na internet speed. Sobrang pinoproblema yan. Sa Senate na lang ho, problema namin yan. Sabi ko nga, every time po ako bumibisita sa opisina nila, Grace. Lagi namin dinadaan kay Senator yun. Si kasamang Grace ho kasi kasama rin sa Senate Beat, no? Doon ho, sa kanilang grupo sa PRIB, sana nakikinig sila. Magandang umaga, mga friends. Lagi po nagsasabi, nako Senator, napakabagal ng internet namin dito. Actually ho, itong headline po natin mula sa Rappler, sabi nga ng National Telecommunications Commission, kailangan ng bagong mga patakaran pagdating sa pag-advertise ng ating internet speed. So, isasama na sa mga commercials yung internet speed. Opo. Dapat ayos sila dun. Yun na nga eh. Actually, yung lumabas nga po, meron na nga nilabas na memorandum circular yung NTC. Yung laman po niya, nakalagay po doon, kailangan yung average speed ilagay rin sa mga advertisement. Kasi ho, usually, ang nalalagay po sa mga ads natin, yung up to speed. Kung hanggang saan kayang umabot yung bilis. Eh, minsan hindi, madalas hindi to. Actually, madalas. Hindi nare-reach yung pinakang mabilis. Oo. Eh, di ba? Hindi natin nararamdaman. Oh, in fact, kasamang Grace, yung isang hearing namin, nasabi, naamin naman ng mga telco, yung up to speed na yan, usually, madaling araw yan. Oy, walang gumagamit. Pag walang gumagamit, mag-isa ka lang, mas mabilis, di ba? Pero yung gusto po nating i-advertise po nila, yung average speed. Kung ano yung kadalasang maranasan mo na bilis. Kapag office hours sana o kaya peak hours, kung ano yung totoong average. Eh may parusa ba? Kasi baka hindi nila, pwede silang magsinungaling, di ba? Baka ilagay nila doon yung mabilis na average speed, hindi naman totoo. Paano yun? Well, ang magiging proseso po niyan, kung hindi po, ang NTC ngayon, magme-measure na sila ng speed ng mga telco sa iba't ibang parte ng ating bayan, no? So, this is the first time, by the way, no? Ito yung unang beses na magme-measure ang National Telecommunications Commission. Matagal na ho nating hinihiling yan sa kanila. Finally po, naglabas naman, na sila. Bumigay na. Naglabas po ng memorandum circular na nagsasabi na they will start to measure at kailangan mag-match yung nasa advertisement at yung kanilang mga na measure na official. Eh, no? Kung now, hindi nag-match. Kung hindi, it becomes a cause for a DTI complaint. Kasi magiging false advertising po yun. So yesterday, sa ating hearing, nandun rin yung Department of Trade and Industry. At sabi nga nila, kung hindi nag-match yan, merong rason ang mga consumers or subscribers na mag-lodge ng formal complaint sa DTI. So kapag po ganun at napatunayang ayun nga nagsisinungaling sila sa mga advertisements nila, ano bang parusa? May piyansa po yan, no? So there's a fine mula sa DTI, pwede rin mula sa NTC na pwedeng ipataw sa kanila. Now, of course, yung fine po sa NTC, alam naman ho natin lahat ito, ay napakalaking halaga, no? 200 pesos. Ang pwedeng i-fine. Oo, because 200 pesos. Pesos lang? Oo, kasi galing po ito sa Public Service Act natin na 1936 ginawa. No, dapat, so napaka bago na 'yun. Kailangan na bago 'yan ho, isang dapat tutukan po ng mga kapwa senador po natin at kapwa congressman, yung sa DTI naman, sa Consumer Act, it's 500 pesos to 5,000 pesos yung pwedeng piyansahin. Eh, kapag gano'n, hindi matatakot yung mga telcos, di ba? Well, that's why kahapon nga, nanawagan na rin yung NTC tsaka yung DTI na baka panahon ng i-amend at taasan yung penalties natin, no, sa mga false advertising. Now, kasamang Grace, ito, para yan na mas tapat yung mga advertisement sa atin. Pero hindi pa rin ito magsosolve ng problema sa bilis ng internet, no? Kahapon naman, no, nandun rin si Secretary Balisaka, no, ng NEDA, at natuwa naman kaming pumunta siya sa hearing namin. Sabi niya, alam mo, dalawa yung kailangan tingnan. Unang-una yung competition, no? And alam ni kasamang Grace to na competition, ito yung... Eh ngayon may monopolya kasi ilang company pa lang naman. Dalawa, duopolyo lang, na. Diba? So maganda naman na mention to ni Secretary Balisakan at alam naman ho natin rin, napag-usapan natin in previous shows yung Philippine Competition Act. So mahalaga nga na itulak yung competition. Pero pangalawa, napag-usapan na rin kung panahon na ba na pumasok yung gobyerno pagdating sa investment. Sa ating internet infrastructure. Kaya no? ba? May pondo ba? Kaya ba? May pondo. Kung pondo lang, no? Pero ang tanong, dapat ba? Oo nga eh. Oo. Baka naman merong ibang players dyan, private sector, na willing or kaya na mag-invest dyan. Eh sige na ho. Kasi mas maraming players, mas maganda ang competition. Exactly. Oo. So, yung dalawang bagay na yun, pinag-usapan po kahapon. Pagdating sa competition, more or less, lahat ng mga resource speakers, they agree. Tama. Ang mas magandang kompetisyon, mas maraming players, gaganda yung internet speed and quality natin. In fact, sabi nga ho nung isang kausap na namin o narinig ho namin, Singapore na mas maliit pa sa Quezon City, no, kung hindi ako nagkakamali. Or more or less magkasing size ng Quezon City. So ilang Siam. Players? Siam.
Sham ang players nila. Uh-huh. E tayo, di hamak, napakalaki ng Pilipinas. At hindi lang yan, mahal sa atin. Ha? Ang mahal ng internet service sa atin. Yun. That's diba? Why... tayo sa pinakamahal. Oo, mahalaga nga talaga na maganda yung competition. No? Mm-hmm. Yung pangalawa dyan, yung pagdating sa internet infrastructure. No? Yun din po yung tanong. Kasi sabi nga nila, ang gobyerno, nag-i-invest tayo sa mga daan, sa mga highway, sa mga tulay. Isama na yon. Panahon na ba na isama ang paglatag ng fiber optics at ng mga infrastructure para umabot sa mga malalayong lugar yung internet? Kasi mukhang mas okay ata yung fiber optic. Yun ho, yung mga pag-uusapan pa sa mga susunod na hearing. Pero ang good news po dyan, ang NTC naman, in fairness, naglabas na ng bagong rules pagdating sa advertisements no, ng ating mga telcos. Ay nako. Sana yung mga telco, ang hiling na lang natin dyan, sana mahiya sila kapag mabagal yung internet speed, tapos bibilisan nila. Hindi ganun para, eh. Para yung i-advertise nila mabilis. Oh, pero syempre kailangan naka-backup diyan yung mga penalties at mga ano, 'di ba? Anyway, pataasan sige, sana magkaroon ng tabayanan po natin 'yan. Paano kala diyan? Okay. Pangatlong headline po natin, si Pangulong Aquino at Secretary Maro has nakiisa sa paggunita sa ikatlong anibersaryo ng pagpano ni dating DILG Secretary Jesse Robredo. Nasa Naga sila kahapon. Oh, that's right, no. In fact, alam niyo po mga kaibigan, si former secretary and former mayor Jesse Robredo, malapit na malapit rin po yan sa akin. No? First time ko siyang nakilala, student leader po ako. No? Mm-hmm. And napakalaking kawala po niyan sa ating bansa. Oo, no? Siya po'y namatay and marami pong Pilipino talagang nasad. No? And, it was good to see the president, si Secretary Mar. Actually, yung buong kabinete ata nandun. Oo, no? Nandun silang lahat kahapon. Para alalahanin si Secretary Jesse. At palagay ko naging maganda rin yung pakikitungo nila kay Congresswoman Leni Robredo. No, in fact, yung next headline po natin, sabi ko na diyan eh. Oh, sabi sa Philippine Star, Mar turns to Leni but she's not interested. Oh, nililigawan. So, well, marami naman natin nililigawan si Secretary Mar ngayon, 'di ba? Na maging Vice President. Oh, marami I guess siguro sa kanila maraming bagay, no? Maraming bagay. Mm-hmm. Definitely ako, isa ako sa mga tingin namin bagay si Leni diyan, 'di ba? Pero mukhang hindi pa rin ata siya nakapag-decide, no? At saka yung mga anak ata, hindi pa rin handa na yung nanay nila ay maluklok sa mas mataas na posisyon kumpara ngayon na congresswoman. Oo, siya. Pero alam mo, share ko yung isang nakwento naman nung anak ni Tito Butch, no? Nung eulogy niya. Sabi niya, you know, my our father, si Butch Aquino po yung tinutukoy po niya. Ang rami niyang pagmamahal sa kanyang buhay. Mm-hmm. Minahal niya yung pamilya niya, minahal niya yung bayan, lahat na lang binigay niya. Kaya kami, ready kaming i-share siya sa buong Pilipinas. Baka naman yung mga anak ni Ma'am Leni, sila Aika, sila Jill, si Trisha, hi guys, baka panahon na rin na i-share konting si Ma'am Leni sa buong Pilipinas, di ba? O dahil si Congresswoman Leni naman ay okay din, ano, ang feedback mula sa kanyang mga constituents talagang maaasahan din. Hindi na sayang yung boto nila. So oo, baka naman hindi rin naman masayang ang boto kung, di ba? Well, mag-isip-isip tayo kung siya naman ay tataas ng posisyon. Feeling ko dyan kasi, Grace, no, paka panahon talaga na suriin ang taong bayan. Sino-sino ba itong mga gustong tumakbo? Let's try to understand ano ba yung daladala nila, ano ba yung paninindigan nila, what are they fighting for, ano yung plataforma, diba? Ay, mahalaga plataforma. Actually, no, wala, naglatag na ba ng plataforma? Kung sa bagay, wala pa namang filing of certificate of candidacy. Pagdating dyan, mas magiging malinaw lahat. Palagi ko yan, magandang himayin yan. No? Himay-himayin natin yung mga plataforma ng bawat tatakbo. Kasamang Grace, ito pansin pa mo, August pa lang. Mm-hmm. Parang napakainit na ng politika, no? Grabe. August pa lang. Mm-hmm. Ang aga pa lang. Ang happy yung mga stations dyan, no? May mga ads. Parang ngayon, no? Hindi ka na makaiwas sa mga ads, no? Puro ads na hindi ngayon. Hindi talaga pwede. Hindi pwedeng maiwasan. Hindi pwedeng maiwasan. Sa so part right namin, alam nga namang hindi namin kayo tanggapin. Siyempre, obligasyon din ng mga, di ba, nasa media na maging aware yung ano, mga butante sa mga tatakbo. Nagka-ruling. Kaya kayo happy, di ba? Nagka-ruling kasi dyan eh. Sabi ho, itong mga ads pong ito, hindi po ito premature campaigning. Mm-hmm. Kaya nga It's allowed, no? It's allowed by the COMELEC. There was a ruling already. So kung mapapansin po ninyo, nakakatawa nga eh. Pagdating ng campaign period, may limitation na. Pero bago yung campaign period, walang limitasyon po yan. So mag-i-start yung early campaigning kapag tapos mag-file ng certificate of candidacy, ganun ba yun? Alam mo, medyo may ano yan, may gray area dyan eh. Hindi pa masyadong malinaw, no? Last week, sabi nga namin, magandang interviewin rin yung mga COMELEC, no? Matanong nga natin, ano nga ba talaga yung pwede at hindi pwede, di ba? At saka yung papahabain pa nila yung period of campaign, yung campaign period, di ba? Parang ano, na nakahanap ng lusot, di ba? Sabi nga, lugi yung walang pera.
Ay, lugi talaga. Oo, di ba? Lugi talaga. Honestly, sabi ko nga, no, Grace, nung... Yung mga kandidatong mayayaman eh. Oo, no, sabi ko nga, kasi noon sabi nila, oh, ano yan, nasa pangalan yan. Sabi ko, hindi, wala yan sa pangalan, nasa pera yung pang-ads. Yung totoong advantage, di ba? Yung totoo. May kakayahang magbayad ng ads. Alam mo kung magkano ads ngayon? Hindi sa DZXL ha, sa mga TV station. Sa TV station, million. Mas mura pa sa radio. 1.2 million yata. So ilang seconds yun? Ilang, ayun, 30 seconds. Grabe. Isipin no? Yung, ano lang yun. Salamat, hindi tayo tatakbo. Thank you, Lord. Oh, okay. Pero, sige na nga. Okay, and really returns to Senate. Kasi po granted na yung kanyang bail petition. That's right. Ito po yung mula sa Philippine Daily Inquirer. Ako po ay, I'm quite happy to see him back in the Senate. Siya baka po yung minority daw, no? Oh, minority floor leader. Ang nagkakamali ho yung mga tao, sabi nila, pag bail, ibig ba sabihin eh, wala nang kaso? Ah, linawin nyo yun. No? Piansa lang po yun. Opo, piansa lang po yun. Si Senator Enrile po, kailangan pa rin harapin yung mga kasong hinaharap niya. But as we know ho, sometimes so, may mga senator po tayo nakakulong, 'di ba? Nung panahon ni Senator Trillanes, no, nakakulong siya. Mm-hmm. He was still doing his duties as dating a senator. Dating Senator Ninoy Aquino, yes. Nakulong din siya. Opo. So, ano po 'yan, no? Hindi ho yan kakaiba. Mm-hmm. But ngayon po na naka-bail na si Senator Enrile, we will probably expect him to come back to the session hall. Anyway, tama-tama mabibigat po yung mga usapin, no? Yung BBL, mga final laws and final policy reforms ngayong patapos na po yung administrasyon ni Pinoy. So, palagay ko po, no, it will be very interesting, no, kapag balik po niya sa Senado. Mukhang marami siyang naging panahon para aralin yung BBL. In fairness, ha, hindi lang diba? BBL. Diba? Isang ha? Taon na nakakulong, ha? Ito, in fairness, ha, yung office niya, nagsisend pa rin ng mga sulat tsaka komento. Oo, active pa rin pati siya. Sabi din ni Senate President Franklin Drilon, bagamat nakakulong, nagtatrabaho din naman. Mm-hmm. Hindi nga alam maka-attend ng session, nakakulong eh. That's right, no. At mga kaibigan, no, I think yung kanyang petition for bail na grant po ng Supreme Court dahil sa kanyang advanced age, no? Advanced kasi 91 age. Years old. Eh, minsan kasi, kaya yung ganyan, hindi ginagrant yung bail petition dahil pwedeng tumakas eh, di ba? Siguro naman sa edad niya, di ba? At saka hindi naman siguro niya tatakasan. Kitang-kita naman siya pag... At saka may... Hindi ko alam kung may HDO na ba pag ganyan. I'm not sure. No? Siguro watchlist, pero HDO. Korte kasi magbibigay niyan eh. That's right. Alright, mga kaibigan, ito po, international news naman mula sa Abante Tonight. Bangkok bomber na natukoy na daw po sa CCTV. Abante Tonight, galing. Opo, alam ho natin na in the previous days na nagkakaroon po ng bombing sa Bangkok. Kaya we're hoping po, no, we're praying for the safety of our yung mga Thai na mga kaibigan po natin tsaka mga OFWs po natin at mga kapwa Pilipino na nasa Bangkok. Sana po mag-ingat rin po tayo. Ito good news to, no, kasi syempre sa lahat ng mga ganitong bombing activities, no, I don't know kung classified ito sa terrorist activity. Pero napakaganda po pag yata. May nahuhuli ka agad, no? And dito nga sa ating bansa, alam ko marami ring mga syudad naglalagay ng CCTV. Sana ganito rin ka-effective, no? At saka ganun kabilis matukoy yung nakikilala ka agad, eh, no? So sa Irawan Shrine. Oo. And nagkaroon rin po ng bombing sa isang ferry, no? Sa isang daungan ata o sa isang Bangkok ferry. Bangkok pa din. Oo. Bangkok. So let's pray ho, no, na hindi ito mag-escalate into mas violenting mga bagay-bagay. Alright, ito pong sunod pong nating headline mula sa Philippine Star. Ito, dislike ko to. Ay, syempre. Pati yung Bangkok bomber din, dislike yun. Typhoon Ining brings heavy rain. Si ang landfall po ata nito ay Friday, no? Pero hinihila niya yung hanging habagat eh. Kaya bagamat hindi pa nagla-landfall, ramdam na ramdam, no? Sa ibang lugar yata umuulan na. Dito sa Metro Manila, hindi pa natin, mainit ngayon eh, no? Hindi pa natin masyadong ramdam. At lalabas siya sa Philippine Area of Responsibility, I think Saturday, Sunday. So lalabas po yan ng Saturday or Sunday. In the day ho na nandito yan, which is Friday, mag-ingat po tayo. We can expect heavy rains saka syempre po sa ating mga kababayan na mag-ingat, dala ng payong, dala ng botas, sigurado kung heavy rains yan, may baha rin po yan. Oo nga. Wala na rin pasok. Because August 21, no? Because it's Ninoy Aquino Day, tama. So tama. Yung mga bata, yung mga estudyante natin. Oh, all right. Ito po naman mula sa Philippine Star. Sabi ho ni Miriam Ferrer, si Chairman Ferrer po ng ating peace panel, BBL passage to benefit next administration. Alam mo, kasamang Grace, ito ini-expect namin na
magiging laman ng aming susunod na mga linggo at susunod na mga buwan. Dahil nasa plenary na eh. Actually, pareho naman po pati sa house eh, no? Lagi lang... Well, sa house iba yung usapan. Lagi lang walang quorum. Oo. Pero sa Senate, masisipag ang mga senador. Oh, inaaral you. Nila ngayon, di ba? Humingi kayo na extension. Na, para sa interpellation. Ay, hindi ko lang alam kung mamaya may mag-i-interpellate. Pero alam ko, Monday may naka-sked na... Kayo po ba ay yes. Nagpalista rin na mag-i-interpellate? Nagpalista kami for abangan next week. Si ang mauuna ata si Senator Gingona. Oo. Kasi siya po yung chairman ng Peace, no? Yung co-chairman ni Senator Marcos. So I think siya yung mauuna. But marami po sa amin, nakaredy na rin yung amendments tsaka yung interpolation. So you can expect this next week. I just hope po na talagang yung ating taong bayan, they listen, no? Makinig. I'm sure i-cover naman to. Oh, syempre. No? But maganda rin kasi yung live na kino-cover. Mm-hmm. Kasi makikita po natin yung detalye. Kasi sometimes nga, and I mentioned this na rin in the past, pagdating ko kasi sa BBL, very emotional yung mga tao. Lalo hindi na talaga, sa parteng Mindanao natin. Lalo no? sa parteng Mindanao. And tama lang naman eh, di ba? It's really an emotional issue. Pero sana po, himayin natin yung mga provision. Ano ba yung ibig sabihin ng mga ito? Yung draft po ni Senator Marcos, may mga binago siya. Sa original version. In fact, pinilitan nga yung pangalan. Hindi na BBL. Bar BL na ngayon. Bar. Oo. Bangsamoro. Basic law on the Bangsamoro Autonomous Region. Autonomous BL Region. BL Bar. Pareho na rin sa House. BL Oo. Bar. BBL. And yung mga ibang provision na naging controversial, binago po nila. And in fairness, no, I was looking at our list of amendments. Marami nabasa mo na ba buo yes, lahat pareho? Marami sa mga amendments nila, yun rin yung amendments namin. Ilan sa mga binago okay. nila, yun rin yung gustong baguhin ng ilang senador. May mga ilan na lang na kailangan klaruhin. No? Mm-hmm. And I think we're in the process of, nasa proseso po kami ng pagpa-finalize ng mga final amendments natin dyan. Pero antabayanan po natin yan and we will give you status updates pagdating din po sa BBL. Okay! Nako, ang daming mga headlines na natin na pag-usapan. Mga may init na balita. Patuloy po kayong sumubaybay sa status update with Senator Bam Aquino. Mamaya magbabalik po tayo at meron tayong special guest na makakasama. Yan. O mamaya, abangan po ninyo. Balik ang status update. DZXL 558. Nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service. DZXL 558. Si Senator Bam Aquino. Alam po ninyo mga bida, ang pagnenegosyo ang susi sa kaunlaran ng ating pamilya at lipunan. Samahan po ninyo ako sa pagtalakay ng mga issue at negosyo tips na makakatulong sa matagumpay na pagnenegosyo sa ating bansa. Ito po ang inyong lingkod, si Senador Bam Aquino. Abangan tuwing Merkules ang status update, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DZXL 558 RMN Manila. Alright mga kaibigan, nagbabalik po kami sa status update. Ito po ganyang lingkod, si Senator Bam Aquino. Kasama ko rin si kasamang Grace Mariano. I-announce ko lang yung mga text lines natin. Pwede po kayong mag-text dito ng tanong ninyo. Kung may gusto kayong idea na sabihin, pwede po. Ito, 0998-532-7958. Ito pa, 0917-513-8036. Ayan. Ulitin ko, 0921-431-1044. So, tatlo pala yung text lines natin, ha? Pwede po kayo mag-text dyan ng mga tanong ninyo. Ito, 0921-431-1044. Okay, yan. Text kayo ng mga tanong ninyo. Masaya discussion natin ngayon. At special ang ating panauhin. Alright, mga kaibigan, kasama po natin si Mr. Carlo Calimon at siya po'y isang angelpreneur ng Go Negosyo. No? In fact, si Carlo, kasamang Grace, matagal ko na rin kilala. Ito po'y isa sa mga mahilig mag-mentor sa mga kabataan at sa mga bagong nagninegosyo. Ay, maganda, marami tayong matututunan kasi magaling na mentor, mahilig mag-mentor. Oo, tsaka macho pa. Macho pa! Alright, Carlo, kumusta? Good morning! Magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat at ako'y naanyayahan dito sa inyong programa. Oo, actually, so, Carlo, no, mamaya tatanungin ka namin about yung pagturo sa mga kabataan. Sure. Kasi yung isang batas po natin na malapit na maging batas, yung Youth Entrepreneurship Act, na siyang nagsasabi na mahalaga po yung financial literacy at pagdinegosyo sa ating mga kabataan. And si Carlo, kasamang Grace, kasama siya sa grupo na nagbuo
ng mga modules na nasa Department of Education. Ah, okay. Dahil yung entrepreneurship included na sa curriculum, di ba? Pag napasa na yung batas ko. Oh, yun. Okay, na malapit na pong mapasa. Dapat mapasa. Ano na bang status? We're waiting for the signing of the president, no? So, palagi ko hindi naman to i-veto, no? Sana naman hindi to i-veto. Ay, congratulations, ha? Kasi napasa na. Pirma na lang ang kulang. Yes. Ito yung Youth Entrepreneurship Act. Ayan. So, sana pirmahan na. Oo, sana pirma. Kung hindi po niya pipirmahan, by end of August, batas na po yan. Kasi nag-lapse na yan into law. So, tanongin natin si Carlo. Carlo, do you agree na mahalaga sa kabataan ang matuto tungkol sa financial literacy tsaka entrepreneurship? Importante yan. Masalo na sa panahon ngayon kasi yung mga kabataan natin, kailangan na nila ngayon, options . Di ba? Kailangan meron silang patutunguhan. Hindi kasi habang nag-aaral sila, yung iba gustong magnegosyo, iba gustong mag-progress sa further education o sa kolehiyo, sabi natin, o techfoc. Di ba? Importante na may karagdagang option which is pagnegosyo. So, ayun yung tinatrabaho natin for the past, almost 9 years na. 9 years na tayong kausap ni DepEd na tumutulong tayo sa paggawa ng modules. Actually, involved ako sa paggawa ng framework na ginagamit. Even bago pumasok yung K-12, kasama na ako dun sa committee niyo for the past 9 years. Ang hangad lang namin talaga is may option yung kabataan natin. Kasi nung panahon natin, bam. Mm-hmm. Magkaedad kami nito eh. Hindi, mas matanda kang konti. Matanda ako na konti. Okay. Nung panahon natin kasi. Nung panahon natin kasi, yung mindset ng ating mga magulang kailangan mo mag-aral lang mabuti. Para magkaroon ng magandang para trabaho. Pero hindi naman kasi lahat tayo built o ginawa para maging empleyado lang. Iba sa atin, iba yung mindset natin, iba merong, kung paano, may iba yung ano merong natin. Merong ayaw sumunod, merong ayaw na meron siyang boss, di ba? May iba yung personality. So, sabi natin, kahit na hindi naman lahat nakakapagtapos, unfortunately, pero ang gusto natin mangyari is, just in case hindi ka makapagtapos, meron kang kakayahan at kakayanan na po pwede mong gamitin para ikaw ay maging productive member ng society, which is yung pagninegosyo. Diba? Kasi hindi naman lahat na nagninegosyo kailangan hapagtapos . Pero mas maganda nga kung hapagtapos muna tayo, pero just in case na hindi, meron kang isa pang option kung saan ka po pwedeng mabuhay at may kabuhayan ka. So definitely, Carlo, no, yung kabataan natin, in your experience, no, kasi alam ko nag-mentor ka, nag-train ka rin sa kabataan, ano ba, malapit ba yun sa mindset ng mga kabataan yung pagninegosyo or mahirap siyang ituro? In your experience? Ang maganda sa kabataan natin, masalo na for the past, yun nga, 10 years na natin natrabaho natin ang entrepreneurship, hindi lang sa edukasyon, even sa pagpasok ng go negosyo, nagiging naging very popular. Kasi at the end of the day, di ba ang bagsak niya, normally kung ano yung tinuturo ng nanay, ng tatay, yung parang hindi naman sa parang nabibrainwash . Di ba? Hindi, yan ang trabaho lang. Pero ngayon, since meron nga yung popularity nga ng entrepreneurship, namumulat na yung mga mata ng ating mga kabataan. Kaya ngayon, actually, habang nagtuturo tayo, mas receptive, mas eager na matuto. Kahit na kapag mahita natin yung mga youth summits natin, di ba? Mas maraming nagka-participants. Di ba? Noong una, parang, sige, nandyan tayo dahil may event, parang free day. Class requirement. Class requirement. Pero ngayon, makikita mo ngayon, lumalawak na, dumadami na yung interesado. Based on experience also, ito lang, di ba, nakatatapos lang nung startup week, which is parang community ng mga nag-startup na magnegosyo. Over the past few years, sabi namin, kapag nag-attend kami ng mga entrepreneurship events, ganyan, parang, ikaw na naman. Parang palagi sila na lang. Din. Kami lang ulit yung nagkikita. Pero this year, fortunately, maraming bagong mukha. Sabi, pagdating ko dun sa event, parang, sino ka? So, malaking bagay yun kasi hindi lang mga matatanda yung nag-attend, pati yung mga kabataan natin nagpa-participate na. At pabata ba ng pabata yung... Marami ng pabata ng pabata. Based on feedback na rin na nakuha natin sa mga nakakausap natin, nung gumawa sila ng mga survey sa mga eskwelahan, nag-i-increase na yung gustong magnegosyo kaagad pagkatapos gumraduate rather than maging empleyado kaagad. And Carlo, no, dun sa modules natin, usually, anong edad yung magandang simulan
yung financial literacy. Yung financial literacy po, yung kaalaman pagdating sa pera. Paghawak ng pera. Mm-hmm. And may lumabas kasi na study niyan a few years ago na napakababa ng Pilipinas. Mm-hmm. Pagdating sa financial literacy. No? Kaya hindi sila nakakaipon. Hindi nakakaipon, Grace. Hindi nakakapundar. Hindi nakakapagnegosyo. And yung mga, well, yung mga sana walang tamaan, no? Pero yung ibang friends natin, pagkakuha ng credit card, ayun na, ubusan ng lahi ang credit card, di ba? Nakabaon sa utang kaagad, no? And people nga, sabi nga po nila, dahil mahina ang financial literacy ng Pinoy. So, tanungin kita, Carlo, no, itong financial literacy, anong edad ba dapat yan tinuturo? Tsaka ano yung mga unang leksyon na binibigay natin sa kabataan pagdating sa financial literacy? Okay. Since I've been doing this, matagal ko ito ginagawa for the past 9 years. No? Ang una namin pasok talaga is high school level. Kausap natin sila. At that time, sila Dr. Andrada ng Bureau of Secondary Education. So, sila yung katulong natin sa pag-integrate ng entrepreneurship. Pero, habang ginagawa namin ito over the years, habang umiikot tayo and so on and so forth, sinabi namin na hindi naman kailangan sa high school magsimula yung financial literacy or even entrepreneurship. Pwede natin ito simulan sa at a younger age. Oo. Diba? Hindi kailangan na mabibigat yung konsepto. Yung simple lang sa mga bata. Di ako, pag nanay, bigyan mo ng alkansya yung anak mo. So, kaya nga, ang ano niyan is, as the earlier as possible, financial literacy, pwede matutunan yan kahit na grade 1 yan, kahit nursery yan, prep. Simple lang. Meron ka lang tatlong alkansya. Ayun. Di ba? May gusto kang bagay. O, miski na bibigay ko sa'yo, pag-ipunan mo yan. O, yan. Ayun. Yung proseso ng pag-iipon, yung kailangan masimulan. Right? Ay, kahit anong edad, pwede mo sumunod. Pero for me, personally, based on my experience, kahit na grade 1, before grade 1, pa pwede na yan. Ganun? Oo, kasi alkansya lang, piggy bank lang. Sila. Ganun ginagawa piso ko. 6 years old, pwede ako na turuan. Ako yung mga anak ko, 3 years old, saka 7 years old, pag binibigyan ko sila ng pera, halimbawa may gusto silang bilhin laruan, bibigyan ko sila, ihuhulog mo dyan, tapos pagdating ng Christmas, yung gusto mo, syempre kulang yun. Dinadagdagan ko na lang, but ang mahalaga, mabigay mo sa kanila yung ganung ugali na iipon ka pag may gusto ka. So kahit ganun ka bata, pwede nang turuan. Yung mga anak ko, actually, mga ganung edad din, mga 3-4 years old, binibigyan ko na ng alkansya. Tapos yung mga barya-barya natin, di ba? Masasanay kasi sila na ganun eh. Tapos pwede minsan gawing incentive sa pag-aaral. Na, kapag may stamp kapag uwi, meron kang 5 piso, ganyan. Para lang pampainganyo. Di ba? Pero yung entrepreneurship, actually may maganda na rin na pumasok yung K-12 na programa. Kasi nung yung challenge namin nung 10 years pa lang yung curriculum natin, 11 years, medyo gahol sa oras, no? So nung pumasok si K-12, biglang nagkaroon ako ng extra 1 or 2 years dun sa pupwede nating oras. So habang ginagawa natin yung framework na yun, sabi ko nagkaroon na ng opportunity bigla. Kasi biglang from K-7 to 12 lang dati yung technically hawakan natin, biglang na-influence ko na rin yung hanggang grade 4 or K-4. Okay. So dun sa K-4 pa lang, sabi ko, sige, hindi natin kailangan theoretical, mga terms, mga jargons, ang kailangan natin ituro sa pagninegosyo. Sabi ko, paano kung magkaroon na lang muna tayo ng activity? Na parang sabi experiential. Ko, experiential. Oh. Kasi nung bata tayo, di ba? Nung nasa school tayo, medyo dinidiscourage ng mga eskwelahan na magbenta yung mga bata. Kasi siyempre, tama naman kasi baka ma-distract dun sa pag-aaral, which is tama. Actually, dati nung bata ako, nagbebenta ako sa school. Kung ano-ano binibenta ko nun. So, but anyway, ngayon, ang ginawa ko, para lang merong springboard na mas maaga, sabi, in-insert ko may programa lang. Sabi ko, pwede ba natin isingit kahit na 1 week lang sa grade 4, grade 5, grade 6 na meron lang silang marketplace activity na yun, each class, bawat klase, may magko-conceptualize na isang produkto. Right? Then, meron silang 1 week, pwede nilang ibenta. Tapos isang klase, ibang produkto naman, isang klase, tapos palakihan ng kita. Okay, yun, nasama lahat ng school ganyan. Diba? So, no? So simpleng-simple lang. Hindi natin kasi, at that age kasi, wala pa naman tayong tinuturo doon ng marketing, wala pa naman tayong tinuturo doon ng economics, so naman, so and so forth, di ba? Pero at least yung proseso ng pagbebenta, na pagiging innovative, na naghahanap ka ng merkato sa produkto mo, naghahanap ka ng produkto na para sa estudyante, and so on and so forth, napapasok na sa mindset ng mga bata. So, may mga opportunities na kapag may mga changes na ganito eh. Oh, and so, alam mo yung mga experiences na ganyan habang bata. Ano yun eh, that stays with you eh, no? Hindi yan nawawala sa'yo. And nagiging pundasyon yan, no, for more things. Now, when we made this law, kasama ng DepEd, yung gusto ni Brother Armin,
Pagdating ng grade 11 tsaka grade 12 at merong entrepreneurship track, hindi siya theoretical. Hindi na. Ang gusto niya, meron talagang ginagawang negosyo yung mga kabataan. May activity katulad yes. nung sinabi. Actually, yung when we yung ginawa yung frameworks niya, talagang yung 11 and 12, ano siya, parang practical approach. Kasi, di ba, may entrepreneurship na tayo sa college. Nagtuturo din tayo sa college dati na medyo mahirap yung 4 years, di ba? Mm-hmm. So, 4 years, 4 taon, nagtuturo ka theory, then wala pa sa din. Pagdating sa dulo, totoo thesis na. Ka. Oh, may thesis na. Ka, tapos may application. Medyo gahol sa oras eh. Kaya nga maganda na binigyan natin yung specialization dun sa K-11 and 12 na may oras ka na para mag-aral ng theory, pero may oras ka rin para i-implement yung negosyo. Mm-hmm. Ang maganda lang dito kasi, hindi naman natin in-expect na sobrang laki ng mga negosyo to. Pero yung maliliit na yan, pwedeng palakayin. Mm-hmm. Diba? Pero maganda yung nasimulan ka. Tsaka yung basics kasi niyan, no, Carlo, yung marketing, production, inventory, kahit sa maliit yan, kahit sa malaki, those basics are the pareho, same. No? Pareho lang. Yun, eh, no? Scale lang ang pagkakaiba. Mm, scale lang yung pagkakaiba. So, kaya nagbebenta ka ng hotdog na sa mga kabarkada mo, eh, kapag graduate mo, nakahanap ka ng loan, pwede ka na gumawa ng mga food stall. Mm. Diba? Tapos kung talagang pagpalayan ka ng Diyos, napakasarap ng hotdog mo, pwede ka mag-franchise. Diba? But it all goes back to that experience. Babalik at babalik yan sa karanasan mo na dun sa inyong eskwelahan, natulungan kang pumasok sa negosyo. Pag masyadong theoretical yung approach sa mga bata, maboboring yan eh. Mm-hmm. Isipin lang, hirap naman. Kailangan pag magnegosyo, sauluin ko pa yung mga theories, di ba? Yung mga terminologies. Kaya nga, ano, diba? nung ginawa ho natin yung, ano, yung sa grade 4, sabi natin, wag natin pag-usapan muna yung, ano, yung theory. Mm-hmm. Parang gawa lang natin parang linggo ng week a week. O itaon lang nila sa, ano, sa entrepreneurship week. Maganda yan, diba? Ha? Alam mo, dapat siningit ko yun dun sa bangas na mayroong entrepreneurship week. Diba? Kasi ko naisip yun. Ay, amend mo na lang. Diba? So, yung, sa entrepreneurship week na yun, ang gagawin lang nila is makapag-interact. Oo, kasi maraming prinsipyo na matututunan yung bata. Hindi lang yung pagbebenta, hindi lang yung paghahanap ng oportunidad. Pero teamwork, kasi you're doing it as a class. Mm-hmm. At the same time, yung pagiging, yung pag-document lang ng benta, mm-hmm. yung pagkipag-interact sa kapwa-estudyante, sa kapwa-tao, kahit iba-ibang edad, marami na tututunan eh. At saka mas matutuwa sila pagdating ng time na theories na yung ituturo mo. Sa palalaman na nila yung tamang mga term, isipin nila, ah, yung palang ginagawa ko, ito pala yung tamang tawag doon. May pundasyon na bigla, mas diba? Mas magiging masaya sila kaysa inuna mo yung mga mahihirap na terminology. Actually, alam mo yung UP Student Council ngayon, no, if you remember, Carlo, nasunugan sila, di ba? Yung cafeteria, nasunugan, di ba? Yung balak nila is pag ginawa na yung bagong gusali, yung second floor is a student enterprise center. Yun yung balak nila na ibubukas yun sa mga UP students na may mga negosyo. So that was their plan naman. And ako sana fully supportive ako. Sana talaga matuloy. Nagkaroon ng opportunity dun sa, ano na yun, dun sa crisis na yun. Mm-hmm. Yeah. Naghanap sila ng opportunity na yung first floor, pwedeng yung usual na kainan. Yung second floor, kasi usually yung kauna-unahang negosyo ng mga tao sa Pilipinas kasi usually food eh. Diba? So pwedeng yun na rin yun, diba? Mahilig kumain. Well, Filipino. Ano ba? Mahilig ba tayo? Bakit nga ba food lagi yung unang kasi pinapasukan? Ano yun, eh? So tingin ko very simple lang yan. Kasi may need palagi. Mm-hmm. May pangangailangan kasama palagi. Kasama siya sa kasi basic need. Lahat tayo kailangan kumain. Mm-hmm. So, ang iisip palagi, masala na kapag estudyante ka, ano ba yung pinakamadaling ibenta? Mm-hmm. Tama. O, masala na kung may project ako na kailangan matapos ko within 1 year o one semester. Kailangan may sales ka na kagad. Ibenta ko kagad. Conceptualize na, o paano ba yung sourcing ko nito? Di ba? Mas madali pagkain talaga kasi mm-hmm. it's all around. Maraming sources, maraming options, pero dapat habang ginagawa rin yan, kahit pagkain yan, kahit hotdog yan, ano yung innovation dun sa hotdog mo? Toppings. Iba-ibang toppings ba yan? Iba-ibang flavor, iba-ibang itsura niya. Huwag lang ibang karne, ha? Baka ibang karne yung hotdog na yan. Eh, pwede naman, eh. Pwede man chicken, pwede fish. Tama, pwede tama. Yung mga pwedeng, yung nga ang tiyuto ko. Yung mga tanggap sa kultura natin. Pwede naman din siyang vegetarian. Wala pang ganun. Ay, oo, wala pang ganun na hotdog. Vegetarian na hotdog. Carlo, kung meron kang kausap na, gano'ng katanda yung anak mo? 7 years old, may 7 ka, di ba? 3 at saka 7. Okay, 7 years old kang kausap. At tatanungin mo siya or gusto mo siyang turuan ng tungkol sa pagninegosyo. Ano yung unang-una mong ileleksyon sa isang 7 years old? Ano bang magandang ileleksyon diyan? Ang importante lang is ano eh. Sa tingin ko pinakauna diyan. Ano ba yung ano? Sino ba yung customer mo? Sino ba yung gusto mong bentahan? Sinong merkado mo? Oo, sinong merkado mo? Kasi yung bata niyan sabihin niya, anong tatanungin mo, what do you want to sell? Mm. Di ba? Pero tatanungin ko muna,
Who is your customer first? Sabi, si Mami Grace. Si Mami Grace customer. Na bebentahan ko. Ay, alam mo, may ginawa ko yung lumband na uso, di ba? Ngayon meron akong ibang office mate na reporter, ayan. Magbe-birthday yung anak nila. Sinasabi ko sa ako, gagawa tayo ng lumband. Tinuruan ko yung simple, tapos isibibenta natin. Tapos nung binayad na sa akin, anak, ito yung napagbentahan natin. Tapos inihulog nila sa alikansya. Hati sila magkapatid. In fairness, so lagi siya nagtatanong sa akin, Mama, may customer ba tayo ng lumband? Eh wala pa. Hindi ho namin pinag-usapan yun, ha? Talagang real life experience po ito. Ginawa niyo naman labor yung mga kids. Kasi madali lang yun. Huwag niyo pahirapan. Ano lang. Actually, ako yung taga-gawa. Taga-abot lang sila sa akin ng mga kulay na gusto nila. Pero ganyan lang yan. Sila yung gumagawa ng produkto. Nire-repack lang nila. Kunwari, candy. O sige, balik tayo. O sige, sinong gusto mong bentahan? O gusto ko bentahan yung mga anak ng kaibigan ni Mami. Kunwari, o diba? So, tatanong sa anak ng mga kaibigan ni Mami. Ano ba yung mga kailangan ng mga anak ng kaibigan ni Mami. Oh. Meron tayong mga lumbans dito, kayang-kaya natin gumawa na maganda. Anong disenyo ang gusto nila? Oh, so napakasaya pa ng proseso, di ba? Parang naglalaro lang tayo, pero yung nilalaro mo eh napakinabangan mo after. Then syempre, inventory yan. Benta mo inventory mo, yung puhunan mo bumabalik, dapat ng karagdagan. Aabot ka ba, Carlos, anak ka, yung ginawa nating lumband? Ano yan, 5 pesos yung bawat isa. Magkano mo gustong ibenta? Kasama yun sa proseso. Kasi pwede rin kasing ano yan eh. Masana ka po, 7 years old or 8. Pag 8 years old na, lalabas na lang yan. Ano? Ito yung cost natin dito eh. Para kailangan natin mabawi natin. Yun pala yung hindi ko naturo. Kung magkanong ginastos namin. Baka palugi mo na benta yun. Basta nagbenta kami, may kinita, binigay ko na hinulog sa alkansya. Dapat kasi pala, tinuro ko. Kailangan bumalik yung ito yung 5 pesos yung cost niyan. Binenta natin ng 6 pesos. O, sa'yo yung piso. Kasi yung 7 years old, marunong na ng addition and subtraction yun. No? Pwede na nilang pwede compute yun. O, diba? So, susunod. Na-apply yung yung mga learnings din sa ibang subject. Eh, kung yung anak mo talagang entrepreneur, sasabihin niya, Mami, paano natin ito ibebenta ng 8 pesos? Anong pwedeng gawin sa lumbands na ito? Anak, pag ginawa mo yung makulay, iba-ibang kulay, pwede mong ibenta ng 8 pesos, di ba? Mami, lagyan natin ng mga, di ba, may mga trinkets, may insert, di ba? Yung cost na karagdagang piso, pero benta natin ng G's. Di ba? Kasi mas may value. And in your experience, Carlo, sa iyong experience sa mga kabataan, yung ganyang proseso na dumaan ka sa ganyan, ano yung effect niyan sa kanya? Ano yung nagbabago sa kanya dahil nadaanan niya yung ganyang experience? Mas lalo na kasi yung sa mga probinsya, may sense na fulfillment. Mm-hmm. 'Di ba? Kasi una akala na laro-laro lang Pero later on biglang as they get older in life, na-realize sila, may practical na ano to, may sense. Mm-hmm. Mm-hmm. Kasi minsan naman admitted din 'di ba ng mga bata naman tayo pumapasok tayo sa school. Oh, you have to go to school kasi kailangan magtrabaho. Mm-hmm. And so forth, para sa future mo yan. Pero hindi mo talaga naiintindihan kung para saan yan. Pero all of a sudden, biglang nagnegosyo ka na, o pinag-aaralan mo yung pagnenegosyo, biglang, ito pala yung silbi ng math ko. Mm-mm. Ito pala yung silbi ng ganito. Ito pala yung silbi ng science para mapag-innovate ako sa more. Ito yung silbi niyan. Silbi ng math, silbi ng science, silbi ng English, o Tagalog kasi sa marketing, kasama diba? Yan, di ba? Parang mas nagiging totoo yan kung nakapag-experience ng pagdinegosyo sa batang edad. No? Kumbaga parang application siya ng lahat eh. Mm-hmm. So may excuse to really apply. Alam mo, kahit sa religion may application yan. Kasi pag nakabenta ka, thank you Lord, nakabenta ako. Pati sa religion may application, di ba? Titiba yung faith. Or pwede rin naman magtrabaho, sideline yung negosyo. Pagdating ng panahon, mas umuunlad yung negosyo mo. Iwan mo na yung trabaho mo. Usually, para umangat yung nasa sunod. Para yung subordinate mo siya naman yung maging boss. Alright, mga kaibigan, it's 11:47. Bukas na po ang aming mga tanong. Ito po mula sa ating studio audience. Takot po ako, Carlo, pakisagot ha. Takot po akong magnegosyo. Ano pong advice nyo sa aking unang beses magnegosyo? Ako, advice ko sa lahat palagi, bago kayo magsimula magnegosyo, medyo pag-aralan muna natin yung papasukan natin. Mm-hmm. Kaya malaki yan, kaya maliit. Alam naman natin, mahalaga sa atin yung ipon natin, yung ginagawa natin puhunan. Mm-hmm. So kung ano man yung negosyo, yung pag-aralan natin. Mawawala ba yung takot ko kung inaral ko yan? Baka nandiyan pa rin yung takot ko. May takot ka, pero at least alam mo kung ano yung hinaharap mo. Mm-hmm. Ayun yung mahalaga dyan. So, kasi at least na pag-aralan mo, alam mo. Feasibility studies kailangan. Kahit na hindi naman kailangan masyado na kung bata pa yan. Masyadong yung mga konsepto lang. Yung binabato mo sa mga kaibigan mo. Gusto kong magnegosyo, ito yung idea ko. Mm-hmm.
So tingin mo ba, papatok yan? Bibili ka ba kapag gumagawa ako ng ganyan? So tinetesting mo na agad na bago mo simulan, bago ka bumili ng iyong initial na inventaryo, na meron ka na potential na bibentahan after. Di ba? Tapos ano ba yung mga kasama? Kakasya ba yung puhunan mo? And so on and so forth. So at least prepared ka na sumabak. So medyo may confidence ka, may kumpiyansa ka na, yeah, handa na ako kasi medyo alam ko na. Hindi yung pasukan natin tong hotdog business na to. Pero, sandali na, magkano ba ito ibibenta? Sino ba yung customer ko? Saan ko ba ito ipapwesto? At ang dami pa pala. Ang dami palang nagtitinda ng hotdog. Oo, lugi. So, yung ganun ba? So, mas maigi yung handa tayo na pasukan ito. Ito pa po, may tanong pa tayo. Kung bagsak ako sa math, pwede rin po ba akong maging negosyante? Pwede kailangan naman. Ba math wizard? Pwede, pero kailangan mo ng calculator. Ayun lang. Kailangan mo ng calculator o kailangan mo ng accountant. O makisosyo ka sa taong magaling sa math. Ayun. Kasi tandaan natin, di ba? Importante lang naman sa pagnenegosyo, marunong ka nung addition, subtraction, multiplication, sa division. Di ba? Ayun yung mga basic. Tapos syempre yung mga basic naman. Algebra na yan afterwards. Pero at least yung marunong kang mag-add, mag-subtract, para malaman mo kung magkano yung susukli mo, magkano yung total ng benta. Pero talaga, magagamit yung algebra saka yung trigo. Yung algebra pwede. Sa trigo kasi bagsak ako eh. Huwag ka mag-alala, alanganin din ako dun dati. Pasang-awa lang pala, hindi naman bagsak. Alright, ito, isa pang tanong, kung 500 lang ang savings ko, maaari bang magnegosyo, maaari bang pangnegosyo ito? Kung hindi, saan po ako makakahiram? Sa 500 piso naman, makakapagsimula ka na unti-unti. Tandaan natin, ang pagnenegosyo, kadalasan, pagpapaikot lang yan ng pera. Diba? So, yung 500 mo, kapag bumili ka ng initial mo na inventaryo, bukas, kapag mabenta mo lahat yan, masabihin natin, naging 700 na siya. Di bibili ka ulit ng karagdagang inventaryo na 700. So, susunod, bibenta mo na, magiging 900 na yan, 1,000, then ikot ulit. So, kahit na maliit pa lang yan, kahit limandaan pa lang yan, unti-unti natin palaguin. Diba? Pero kung kailangan natin additional na capital, marami ng nag-o-offer na yung pwede natin malalapitan na nagbibigay ng kapital at maliit ang interest. Yung mga microfinance, kahit mga banko, meron na sila mga small loans. Even sa barangay, meron. Di ba? So, importante lang, pag-aralan lang natin kung yung negosyo. Yun. Ito po, may tanong pa. Nalugi po ako sa huli kong negosyo nung high school. Hindi po ba para sa akin ang pagninegosyo? Bilis mo naman sumuko. Actually, parang nagmahal ka lang tapos na-busted ka. Ayaw mo nang magmahal. Hindi ka na magmahal forever. Kung ganun yun, di lahat tayo, wala nang minahal sa buhay. Diba? Ang masasabi ko lang dyan is, ang tanong dyan, gusto mo pa rin ba? Diba? Parang sabi mo nga sa pagmamahal, pagkatapos mo mag-broken heart, gusto mo pa rin bang magmahal ulit? Pero ang tanong dyan eh, nag-heal ka na ba? Have you gotten over the breakup? Diba? So, ang ano lang dyan is, handa ka na bang magnegosyo ulit? At saka, sa pangalawang tanong ko dyan eh, ano ba yung natutunan mo? Ayun, kasi baka mamaya, yun, baka mamaya medyo kulang lang yung ating oras o baka maaaring binigla natin o hindi tayo handa talaga in the beginning. Ngayon, handa ka na. Baka pa pwede mo nang gawin ulit. Tsaka, ako, ilang beses na ako nalugi. Ako rin. No, alam mo, sa mga nakikinig po sa atin, yung karamihan sa mga pinakamagaling, pinakabatikang na entrepreneur, malamang nagkaroon ng failure yan once or twice. Ang sabi nga nila, Grace, you fail 3 times bago ka pumatok. So, kung ini-expect mo na unang beses pa lang, milyonaryo ka na kaagad, hindi ho talaga nangyayari yan. Ano lang yan? Very few lang ho yung ganyan. Pinagpala po yan ng Diyos. Pero yung karamihan po sa atin, bago pumatok, we failed once, twice, thrice. So, ako naman may tanong. So, pag ganun, sisimulan mo yung negosyo, medyo maliit na capital muna. Kasi pag malugi ka, parang hindi ganun kasakit, no? Ang bagsak palagi niyan is ano? Unti-unti, wag agad-agad buhos yung... Ang sabi namin, ano eh, fail fast, fail forward. So, kung maliit lang yung una nating talo, di ba? Ano ba yung natutunan natin doon? Pero, wag din naman natin masyadong liliitan kasi baka mamaya malimitan naman yung paglaki ng negosyo mismo. Ano yun natin? Magkano ba talaga yung kailangan natin? Pero yun yung palalaguin natin in the future. Alright, Carlo, marami pa tayong tanong, no? Pero we're gonna start wrapping up because may mga announcements po tayo. Before you go, Mr. Carlo Calimon, kung meron kang advice sa isang young entrepreneur or gustong pumasok sa pagninegosyo na isang kabataan, anong top 3 advice mo para sa kanila? Top 3 advice ko para sa naunang-una, huwag kayong matatakot. Maganda ang pagnenegosyo sa buhay natin. Pangalawa, pag-aralan natin mabuti kung anong negosyo yung gusto nating pasukan. At pangatlo, maghanap tayo ng mga
ng mga mentor na maaaring mag-guide sa atin para maging successful sa pagnenegosyo. At kung ikaw ay naging mentor nila, sobra silang swerte. Angelpreneur Carlo Calimon, thank you for joining us. At yung gusto humingi ng advice kay Sir Carlo, saan po kayo pwedeng makontak? Ah, sure. Pwede niyo kami akong i-email. Pwede niyo akong i-email sa calimonc@gmail.com. That's calimonc@gmail.com. Or pwede niyo akong i-add sa Facebook. Basta sabihin niyo lang ho kung saan niyo ako narinig. Parang pag-add sa akin, Sir Carlo, narinig ko kayo sa radyo, pwede ko ba humingi ng advice? Okay, wala tayong problema. Si Carlo, napaka-generous niyan pagbigay ng advice. No? Bukas na bukas po yung puso pagdating sa pagpayo sa mga kababayan natin. Thank you very much, Carlo Calimon. Maraming salamat. Ayan. At may mga job announcements po tayo. Ito, the Department of Trade and Industry, Center for International Trade Expositions and Mission has 7 vacancies. Uy, madami-dami to. Interested applicants may submit their resume to, pakinggan nyo po, careers, careers, ayan, at sitem.com.ph or visit www.sitem.com.ph for more information. At ito pa, the Department of Agrarian Reform, DAR, is an urgent need of 75 legal researchers and 11 language editors. Urgent need, ha? Oh, urgent, ibig sabihin, kailangan na po na. Kaya padala nyo na yung inyong letters of intent at saka resumes and sample written work, pwede po. Padala nyo na sa usec_lau@yahoo.com.ph bago mag bukas. August 20. O ngayon, padala nyo na. Napaka-intense naman yan. Urgent need of 75 legal researcher. Pero syempre po, kasi kasamang Grace, nangako po kami na kapag may mga job opening, i-announce natin dito, no? Kasi marami po naghahanap ng trabaho. Alright, mga kaibigan, ngayon po, August 19, 2015, bubuksan po ang negosyo center sa Bogo City, Northern Cebu. Yay! So that's the number 80. Yan po ang 80 na negosyo center po natin. Alright. And ito naman po, isang announcement mula sa Tayo Awards Foundation. The 13th year search for the 10 accomplished youth organizations is on. Deadline for entries is on September 4, 2015. For more information, visit Tayo Awards Foundation's website, www.tayoawards.net. Ito po ay para sa mga youth organizations na meron pong magandang proyekto sa iba't ibang larangan. Pwede po sa edukasyon, pwede sa entrepreneurship, pwede po sa environment, sa pagninegosyo at iba pa. So just send or go to the website, makita niyo po dyan kung paano po kayo mag-enter. Pwede rin po kayong pumunta sa Facebook, www.facebook.com/tayoawards. Yung. Tayo Awards. Alright, mga kaibigan, para naman sa mga gusto pong kumuha ng mga microloans, ito po, mga microfinance institutions in Metro Manila. The Center for Agriculture and Rural Development, ito po yung card, isa po sa mga lagi po nating nagiging guest dito po San sa ating Branch, show. No? San Juan Branch, address 88AF Roman Street, Barangay Balong Bato. Tama ba? Balong Bato, San Juan, Metro Manila. Ito pa yung CCT Credit Cooperative. San Andres Bukid naman to, Manila, sa 6th floor ng Joshua Center, 1428 Taft Avenue, Ermita, Manila. Ito yung number nila, 524-1819, Local 27. Alright, at sa Pateros naman po, kung kayo po yung nasa Pateros, First Macro Incorporated or also called Rural Bank of Pateros. Ito po yung head office nila, P. Herrera, Corner B, Morcilla Street, Pateros, Metro Manila. Telephone number, landline po, 628-2494 or 95, 628-2494 or 95. Alright, mga kaibigan, kung kayo po may oras, mayroon po tayong column sa Abante, Bida Ka, every Thursday and every Monday, Negosyo Now Na. Alam mo, kasama marami Grace, marami kayong matututunan sa mga column na yan, magbasa kayo. Ito nga, nakakuha lang ako ng balita, no? So yung Bida Ka, political yan, no? Or mga nangyayari sa Senado. Yung Negosyo Now Na, para itong show na ito, nakafocus sa negosyo. Ano yung mas nag-i-email yung tao? At saan ba? Sa Negosyo Now Na. Negosyo, oo. Oo, isipin nyo ha, yung pagninegosyo talagang marami pong interest yung tao. And of course, my column on Manila Bulletin.
Twice a month po yan. First and third week, Politics of Hope. And sa Rappler, Thought Leaders, kakapost lang po nung aking Ateneo Graduate School of Business Speech. Yung. Ayun, ang dami-dami nating natutunan ngayong araw na ito. Thank you so much, Mr. Carlo Edmond Kalimon. Ayan, isa kang angel. Mukha kang angel. Isa kang angel to the entrepreneurs. Alright, mga kaibigan, yun po ang aming palatuntunan. We'd like to thank, of course, si Carlo. At sa ngalan po ni kasamang Grace, ang inyong kasamang BAM, maraming salamat. Magkita po tayo next week dito lang po sa Status Update. With Senator Bam Aquino. Thank you. Bye-bye. Si Senator Bam Aquino. Alam po ninyo mga bida, ang pagnenegosyo ang susi sa kaunlaran ng ating pamilya at lipunan. Samahan po ninyo ako sa pagtalakay ng mga issue at negosyo tips na makakatulong sa matagumpay na pagnenegosyo sa ating bansa. Ito po ang inyong lingkod, si Senador Bam Aquino. Abangan tuwing Merkules ang Status Update. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DZXL 558 RMN Manila.